Alalahanin mo, naghamon ka. Hinamon mo ako, di ba? Ang saya-saya niyo noon, naghahalakhakan kayo. Meron pang isang kasamaan mong lalaki. Pati ngalangalan niya, nakita ko sa katatawa eh. Gumaga na, alos mabali yung leg niya. Ganon. Yan ang sinabi ko sa inyo. Ang kayabangan, nakikita ng Diyos yan. Pag binigyan kayo ng pabor sa buhay, huwag kayong ganon. O ngayon, nakita mo na may Diyos sa langit. Tapos, nakita mo na siya ang tumitimbang sa lahat ng mga tao dito sa lupa kung anong ginagawa nila. Justisya ang Diyos, bais, ganda. Justisya. O, siguro sa iba, niloloko mo, pinagtatawanan mo. Eh, wala namang kinalaman sa Diyos sila. Nakakaligtas ka doon. Pero, binibilang din ng Diyos yun. Pang-aapi-api yun. O, pagkatapos, isinama mo pa ako. O, ngayon, napatunayan mo na meron akong Diyos na nagpadala sa akin. Kasi yung lahat ng pinagsasabi mo, puro imposible. Sige nga, kiboloy, punta ka sa EDSA, pahintuin mo ang traffic. Sige nga, kiboloy, pahintuin mo ang probinsyano. Abangan, si Kiboloy lang ang makapagpapahinto sa probinsyano. Nag-prophesy ka, wise. Oh, ngayon, wala na yung programa mo, wala na yung network mo, malinis ng EDSA. Dapat masaya ka sapagkat natupad ang lahat ng hamon na ginawa mo. Oh. Ngayon, ako ang nagsusyo time. Di ba? Ako ang nagsusyo time. Pero tingnan mo, sa kadimalasan na tinanggap mo, hindi ako tumatawa. Pinamumukha ko lang sa iyo na sa susunod, kung ibabalik ka sa ganong estado ng buhay tulad ni Nebuchadnezzar, nagmayabang, di ba ako si Nebuchadnezzar ang gumawa ng lahat ng ito sa Babylonia? Habang nagsasalita siya, narinig ng Diyos ang boses niya. Pinadalhan ka agad siya ng anghel. Ginawa siyang buang. Oh, naging insane siya, Bais. Ha? Paano siya naging insane si Nebuchadnezzar, Bais? Paano? Tumatawa siya, tapos umiiyak. Tapos nang umiyak, tumatawa na naman. Hanggang sa siya ay wala na sa katinuan ng isip. Nilagay siya doon sa parang, kumakain ng damo kasama ng mga hayop. 7 taon yun, Bais. Hanggang sa mapanaulian siya ng ulirat niya. Pagkatapos, doon pa siya pumuri sa Diyos at sinabing, walang ibang Diyos kundi ang Diyos ni Daniel, ang Diyos na nasa langit. Sa kanya lang ang kalwalhatian. Sana kung ikaw, ibalik ka pa sa estado mo sa susunod. Gamitin mo nga yung binigay na pabor sa iyo para sa kabutihan, hindi para pagtawanan ang mga tao, laitin, at gawing katatawanan. Ayun lang ginawa mo kay Jessica Soho. Kung ikaw talagang meron kang konsensya, hindi mo gagawin yun eh. Sabi mo, ipagagang rape si Jessica Soho. Pagkatapos nung igagang rape na daw siya, sasabihin daw nung leader, oh, ilabas na ang litson. Biro mo yun? Tao yan? Ginagalang yan diyan sa kanilang broadcast? Ginagalang, may mga awards yan? Tapos gaganunin mo? Eh ikaw, sa pagkatao mo, kung ako magtatawa sa'yo, tinan mo yung ayos mo, Bais. Tinan mo yung ayos mo. Ah, ito ah, hindi pang ipamumukha ko lang sa iyo ang sarili mo. Hindi ako nagsasalita ng ganito. Nung ikaw nagsusyo, kinukutya mo si Jessica Soho. Nakita mo ba yung ayos mo doon? Nakita mo? Yung bukol ng harap mo? Hindi naman totoo yun. Kasi lalaki ka eh. Tapos yung panty mo na pang ano dito, para kang si Wonder Woman. Ikaw ang nakakatawa. Yung mukha mo nakakatawa. Pero pinagtawanan ba kita? Sinabi ko ba, tingnan mo itong baklang ito, katawa-tawa yung kanyang ano. Hindi ko, walang ganun. Pero ikaw, dapat pagtawanan mo muna yung sarili mo, pero hindi mo pinagtatawanan.
Ngayon, naniniwala ka na. Karma is real. Oh, bumalik sa'yo, di ba? At ngayon, umiiyak ka. O bakit hindi kayo humahalakhak? Asan na yung patingalangala niya? Nakita kong humahalakhak kasama nung matabading babae na parang maskara ang mukha dahil sa makeup. Oh, ako, isa akong kapampangan, Vice. Mapagtungayaw din ako. Very sarcastic ako. Very sarcastic ako, lalo na sa mukha ng tao. Nung hindi pa ako appointed sa Vice, may kaibigan ako, uupo lang kami sa loob ng mall. Mag-people watching lang kami. Tawa kami ng tawa, kami lang dalawa. So dadating naman itong masyadong malaki ang tiyan. Sabi ko, tinan mo ang tiyan niya, no? Parang lobo. Parang lobo may hangin, lalabas siya. Lalampas yung tao, hindi niya alam, kinukutya na namin. Magtatawa na naman kami. Kami lang dalawa. Tapos darating naman yung pandak na walang buhok. Tingnan mo. They come in all sizes and in all forms. Yun lang. Mga dalawang oras, yun lang ginagawa namin. Ganun din ako. Kung gagamitin ko yon, ikaw ang una kong pagtatawanan sa itsura mo. Sabihin ko, ano bang klaseng tao to? Kuminsan puti ang buhok, kuminsan pink, kuminsan blue. Bakit hindi siya makapag-decide kung anong mukha niya? Oh, hindi ko sinabi yun. Hindi ko sinasabi yun. Pinababayaan kita. At hindi kita pinakikialaman. Oh, nagkamali ka ng pinakialaman, Vice. Kala mo, makapangyarihan na kayo noon. Ang ABS kasi, ABS-CBN, pag narinig, para bang Diyos, kailan, tumabi kayo lahat kasi nandito na kami. Para ba kayong NPA noon, pag narinig ang NPA, tumabi kayo lahat. Takot kayo lahat sa amin. Tabi kayo. Oh, nilait ko rin yung NPA, Vice. Sapagkat niloko rin nila kami. Ang kinatatakutan ko dito, Vice, isa lang, ang Diyos lang. Tuturuan kita. Ganun ang gawin mo. Pag binigyan kayo ng pabor ng Diyos, pabor na maging tanyag, pabor na maging mayaman, huwag kayong mangutya ng inyong kapwa-tao. Ginawa rin ng Diyos yan sa kanyang mukha. Oh, gamitin niyo sa kabutihan. Kabutihan. Ngayon, umiiyak ka. And on, humahalakhak ka. Oh, tingnan mo nga yung November 6 ba yun? Na November 4? Na nagkutsaan kayo? Alam ko pa yung sinusuot mo eh. Nile green. Na Amerikanang oversize sa'yo. Tapos tawa kayo ng tawa. Eh ngayon, ang Diyos ang nagtatawa sa'yo. Bakit ka umiyak ngayon at nalulungkot? Tanungin mo sarili mo. Yun ang dahilan, Vice. Yun ang dahilan para patotohanan lang ng Diyos sa'yo. Ilang ang network at ang mga empleyado ang kawawa, ha? Kundi ang buong bansa. Paano? Paano naging kawawa ang buong bansa? At lahat ng Pilipinong napagkaitan ng kailangang serbisyo sa oras na ito ng pandemya. Ang lupit. Wow! Ang lupit mo, Vice Ganda. Una, napakayabang mo. Ngayon, nagpapaawa ka. Napakayabang mong pinagbabara mo si Kibuloy. Yesus, yung pinagtatawanan mo yung pananampalataya at paniniwala ni Kibuloy. Ha? Ako, hindi ko kakapareho ng pananampalataya si Kibuloy, pero never ko namang lalaitin yan. Kasi paniniwala niya yun. Bahala siya sa buhay niya. Yun ang paniniwala niya eh. Kesyo, patitigilin. Ayan, napahiya ka ngayon. Tapos ngayon, bigla kang victim card ka dyan na kesyo. Paano na ang buong Pilipino? Paano na ang Pilipinas? Ito, grabe yun. Nainis ako sa pagmumukha nitong inayupak na to. Ha? Napapakaitan. Ha? Napagkaitan kayo ng kailangang serbisyo sa oras ng pandemya. Anong kinaugnayan ng channel ninyo, yung frequency, sa serbisyo? Kung gusto nyo naman magserbisyo, pwede mo kayo magserbisyo ah. Kung gusto nyo magbigay ng relief good, pwede kayo magbigay ng relief good. Asan ka ba? Namimigay ka ba ng relief good? Pupak, ang yabang mo dyan, tuwang-tuwa ka lang kasama mo yung jowa mo. Ha? Sa totoo lang ah, anong part ng serbisyo ang nawala? Bakit? Bawal na ba kayo ngayon mamigay ng relief good na gusto ninyo? Ha? Wala naman ah. Pwede nyo pa rin ituloy mamigay kayo ng mamigay kung gusto ninyo.
Kaplastikan itong porket ano eh. Ay, nako, nako, nako. Yes, yung alupit. Mas malupit ka, Brad. Ay, o tama, Brad ka pa rin, lalaki ka pa rin. Huwag mo akong i-ano-ano dyan sa anyo mo. Tigil-tigilan mo yan, ha? Pwede ka pa rin naman mag-servisyo kung gusto mo. Eh, nasan ka ba? Namimigay ka ba? Enjoy na enjoy ka kasama, jowa mo? Landian kayo ng landian?